The International League, Chapter 335. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y talagang nakuha nga na ng Michi Sakuragi ang respeto nitong si Marcel. At dito'y itong si Marcel ay talagang kinakausap ang kanyang sarili at malumanay na tinitignan itong si Michi Sakuragi. Ito lamang ang ibig sabihin niya na sa kauna-unahang pagkakataon ay naangkop at nakuha ng isang malalarong katunggali ang respeto nitong si Marcel. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay ibibigay na niya ang laro sa'yo. Mas delikado pa nga eh, dahil once nakuha mo ang kanyang respeto ay panigurado, eto ng hudyat upang durugin ka niya. Wika nga nitong si Coach Billy Quantum. Samantalang dito'y mabalik na nga tayo sa laro. At sa nangyari nga, hawak-hawak na nga ulit ng kupunan ng Shuhuku ang bola. At dito nga ay, Tim, pumuntos tayo dito. Hindi pwedeng hindi. Kailangan nating muling ilobo ang kalamangan. Apat na lang kalamangan kaya. Kailangan nating umabante. Wika nitong si Miyagi. Hindi kayo makakaabante. Ibibigay namin ang 100%. 100%ong depensa at hindi kita papalagpasin. Wika nga nitong si Marcel. Na talagang isang lateral defense nga ang kanyang ginagawa dito kay Ryota Miyagi. Aba, ang ganda ng depensa nitong si Marcelo dito kay Ryota Miyagi. Paano siya makakalagpas dyan? Wika nga nitong si Ayakot dito'y magtiwala ka lang. Sa ganyang klase ng sitwasyon ay batak si Miyagi. Mas gugustuhin niya na lateral siya sa taas. Wika nga nitong si assistant coach Kenji Fujima. At dito'y angat ka masyado. Sino ba sa'yo? Sino ba sa'yo ang nagturo niyan? Wika nga nitong si Miyagi. Sabay, pihit at changing pace nga ang kanyang ginawa. At konting pitik nga sa tigiliran nitong si Marcelo. At itong si Marcelo ay talagang napatumba. Oh! Kita niyo yun? Ankle break! Grabe! Isang ankle breaker ang ginawa ng maliit ng Shoko dito kay Marcelo. Yan! Yan na pa pala dahil masyado ang angat unghang sigawan nga ng mga tao. At dito'y kita mo yun, napahusay naman na crossover nun. Kunting pitig lang at hindi halata, at dahil dun natumba nga itong si Marcelo. Isang napakasolidong ankle breaker, grabe sigaw nga nitong si Ayako. At dito'y ano, ankle break? Hindi ko pwedeng takasan ang bangungot na to. Nandito ako sa aking baba at siya'y nasa angat. Nandito ako, nandito na ako sa flooring. Ankle break nga ang nangyari. Wika nga nitong si Marcelo na labis nga na nagulat. At dahil dito nagbunga nga ang pamamaliit niya dito kay Miyagi. At itong si Miyagi, eto na, iwan na ang isa. Kailangan natin bumuntos dito, siguraduhin ito. Wika nga nitong si Miyagi nang biglang isang Eurostep nga ang kanyang ginawa. At sa Eurostep na to, napasabay nga itong si Harrison. At sa pangalawang pagkakataon, ano? Eurostep naman sa pagkakataon na to. In-ankle break niya itong si Marcelo. Tapos sinundan niya ng isang napakagandang Eurostep. Patay! Libre na ang bugwit na yon. Wika nga nitong si Harrison. Hoy, Quantum Ace! Anong ginagawa nyo? Asan na ang depensa nyo? Isang maliit lamang yan at walang puwang ang pointer sa loob, diba? Pero bakit? Linalaamon niya kayong buo sa mismo niyong teritoryo. Anong depensa ang iyong pinapakita? Wika nitong si Coach Billy Quantum. At dito ay tapusin mo na, Miyagi. Huwag mo nang ipasa. Isang solidong galaw, isang bala, patay ang dalawa kaya. Tapusin mo na. Wika nga nitong
si assistant coach Fujima at dito'y isang layup at pigtos nga pakaanan ang kanyang ginawa at dito'y talagang pasok at kumapit nga apektos na kanyang pinakawalan. Kaya naman dito'y nakaisuwaan, nagawa ko. Kita mo yun, assistant coach, di ba? Yun ang turo mo sa akin. Kung masyadong maangat ang kalaban, konting pitik lang ay panigurado, iwan na ito. Nakapanghusay, ang galing, objektibo lahat ng plano. Wika nitong si Miyagi samantalang dito'y hindi na nga magkandamayaw ang mga tao. Grabe ka, napakahusay mo Ryota Miyagi. Tulad ka nga ng isang point guard, pwede ka nang ihanay sa hanay ng pinakamahusay na point guard dito sa pinakamataas na liga. Grabe! Ang Lightning Flash ay unti-unti nang kumikinang sigawan ng mga tao samantalang dito'y Bumawi kayo kupunan ng Quantum Ace. Huwag niyong ibigay sa kanila ang momentum at huwag niyong ibigay sa kanila ang larong ito. Kailangan niyong bumawi dyan, lalong-lalo ka na Marcelo. Wika nga itong si Coach Billy Quantum kaya dito'y hawak-hawak na nga itong si Marcelo ang ball at ito'y hinamon nga niya itong si Ryota Miyagi. Hoy ikaw Ryota Miyagi, depensahan mo ko dito sa angat at ipapakita ko lamang sa'yo ang pinakita mo sa akin. Ya, uncle break din kita, ngunit mas malala pa. Wika nga nitong si Marcelo. Isang hamon ba to para sa akin? Pes, pagbibigyan kita, haharapin ko ang takot na dumepensa sa taas. Wika nga nitong si Ryota Miyagi. Kaya naman dito nga ay talaga nga naglalaban ang dalawang point guard. Ang labanan ng dalawang point guard ay hindi talaga matigil-tigil. Gustong bawian nitong si Marcelo itong si Miyagi dulot nga ng isang pagpapahiya sa kanya. Makakabawi kaya ang ating bata? Wika nga ng mga tagahanga nila nang biglang isang crossover nga at pitik sa tagiliran at ang changing pace nga rin ang ginawa nitong si Marcelo. Hindi mo pwedeng gawin na sa isang manlalaro ang kanyang sariling galaw. Hinding-hindi sapagkat matecheck na yan, lalo na't iwan na iwan ka sa bilis kumpara dito kay Miyagi. Hindi yan uubra 100% sigurado ako. Wika nitong si Fujima at dito'y Stila, huli ka naman ngayon. Wika nitong si Ryota Miyagi at dito'y ano? Na-stila niya! Nakuha niya ang bola! Malas! Malas! Grabe! Hindi ko to inaasahan. Wika nitong si Marcelo at dito'y bye-bye! Kita na lang tayo mamaya. Ngayon libre na ako. Tignan natin kung makakahabol ka pa. Wika nga nitong si Miyagi dito'y labis nga na napahanga itong sa Anamichi Sakuragi sa pinapakita nitong si Miyagi. Ibang klase ka kulot. To the highest level ka talaga. Ibang iba ang galawan mo. Kinakain mo ng buo ang point guard ng kalaban. At guess what? Point guard na ace siyang kalaban mo at tila ba siya ang nagsisilbing. Pagkain mo sa lamesa, napahusay kulot! Wika nga nito Sakuragi. Ano kayang kakalabasan ng laban ng ito? Ang lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.